Dok, katenis naman ako. Tapos dito sa tracker ko, ang dami ko naman nababurn ng calories, more than 1,000. Pero, bakit ganun? Parang, hindi pa rin ako papayat. Oy pre, tara na. Kain muna tayo dito at naghanda si Ate Glo. Oh, sige, punta na ako dyan. Ayun. Ayan, marami ang ganyan, pero teka muna, mag-check muna tayo ng ating mga health goals progression sa nakaraang dalawang buwan ng 2024. Nasaan na kayo sa goals ninyo? By this time, healthy weight loss, kung nagsimula kayo ng around January 1, around 8 to 16 pounds ang pwedeng na-lose na ninyo. Ganyan yung range na pwedeng nawala sa inyo. Pero, explain ko na lamang din ha, hindi naman lahat eh ganyan ang magiging progress. Meron talagang mabilis, merong iba medyo feeling nyo nahuhuli kayo, hinihinay lamang, huwag magmamadali, nasa sarili mong timeline ka. Basta't mayroong progress pa rin po yan. Okay? Pero pag-usapan natin itong scenario na to na nakita natin kanina. Gumagawa ng physical activity si kuya, malaki ang nababurn niyang calories sa ginagawa niya, pero hindi pa rin siya pumapayat. Maraming dahilan dito at actually maraming ganito. Minsan kasi masyadong nagiging palagay ang loob na parang, ay, ang dami ko naman talagang nalulus ngayon, sige, kakain na lamang ako ng marami. Tapos yung kakainin ninyo, more than din dun sa nalulus ninyo. So, ang nangyayari dito, babalik pa rin po tayo sa balanse ng buhay. Babalik pa rin po tayo sa equation natin sa math. On one side, narariyan yung inyong calories in. On the other side, narariyan po ang inyong calories out. Kapag ka mas marami po ang ating calories in o yung ating makinakain, mas mabibigat po tayo. Kapag ka mas marami naman ang ating calories out o yung nasa-spend nating calories, mas gagaan o maglo-lose tayo ng weight. So, saan tayo kukuha ng calories out o paano pararamihin ang calories out kisa sa calories in? Meron yung factors. Pupwede yung exercise at yan yung most variable. Pupwede rin po yung metabolic rate ng katawan natin na may kinalaman sa yung state ng katawan ninyo, meaning pati kung meron kayong mga sakit na magpapabilis o magpapabagal ang metabolismo, yung edad, yung muscle mass natin, at syempre, marami pang ibang factors. Kaya best na magpatingin kayo sa isang nutritionist, dietitian para makumpitan kayo ng ayos ng calories na kinakailangan ninyo sa bawat araw. Yan yung imamanage natin na variable para masigurado natin ang pagbabawas ng timbang. Actually, hindi lamang naman dapat pagbabawas ng timbang ang goal natin kung health ang usapan. Dapat makadevelop tayo ng healthy choices sa mga buhay natin. Kasakasama dyan choices ng pagkain, pati na rin choices ng gusto mong gawin sa buhay. Choice din kasi naman natin kung magpapadala tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo, ng alak, at iba pa. Tayo naman yung naglalagay ng mga iniinom at nilalagay natin sa mga bibig natin, di ba? Choice din naman natin kung papasok tayo sa toxic na relasyon o choice nyo din naman kung gagalaw ba tayo sa umaga para makapag-ehersisyo o hakayaan na lamang natin dumaan ang oras na walang ginagawa. Mas mainam, as we go along, matuto tayo na gumawa ng healthier choices sa mga buhay natin. Dahil tandaan, maraming pamamaraan ng pagpapapayat. Actually, kahit na ano pang macronutrient distribution mo, pwede kang pumayat basta yung total calories mo mababa kaysa sa calories out. Pero nung klaseng pagpapayat ba ang gusto mo? Yung tumataas ang ilang blood levels mo na pumapayat ka o yung steady lamang, oo po, pwedeng mabagal ng konti pero healthy naman, hindi tumataas ang blood levels mo. Choose between the two. Pusuan ito kung ang gusto po ninyo ay mabagal pero healthy at i-wow react naman kung gusto po ninyo ay mabilis kahit na nagsisipagtaasan ng mga blood levels ninyo. At ayun, sana po ay may natutunan kayo rito. Ayoko naman po talagang nagkakasakit kayo kaya naririto pa rin po ako at nagbibigay ng paalaala sa inyo. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you the next episode.